Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po palang yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. Kung naghahanap ka ng paraan para ganahan ang isang lalaki sa pag-araro ng mapula at madamong lupain mo. Dahil ramdam mo sa sarili mo na parang wala ng excitement or parang boring na pag ginigir ka ng mister mo. Tamang-tama dahil may mga technique akong isishare sa inyo para mas maging sabik ang lalaki, para mas maging ganado ang isang lalaki pag nag-aano kayo. Kaya dyan ka lang dahil uumpisahan na natin yan pagkatapos ng intro. Number 1, sabihin mo ang gusto mo. Yung ibang babae, iniisip nila, kapag sinasabi nila yung gusto nila sa lalaki, halimbawa, "Be, ipasok mo yung dila mo habang kinakain yung tahong ko." Or, "Be, bilisan mo habang nilalaro ang kukumelon ko." Iisipin ng babae na baka mabastusan yung lalaki sa kanila. Mali kayo dyan. Dahil mas ikakatuwa ng lalaki kung sinasabi mo kung saan ka mas nag-e-enjoy. Kaya sabihin mo lang kung gusto mo na kainin yung tahong mo. O kaya kung gusto mo na mas hard yung pag-araro niya sa'yo. Diba? Mas lalong mababaliw ang lalaki sa'yo pag ganyan. At baka mapaparequest pa yan ng round 2 pag sinabi mo kung saan ka mas nag-e-enjoy. At kung ano yung mga gusto mo. Dahil syempre, gusto naming mga lalaki na napapasaya yung babaeng mahal namin. Hindi yung kami lang yung nasisiyahan. Kaya okay lang na magsabi dahil walang masama doon. Ang masama ay kung sabihin mo yan sa ibang lalaki na hindi mo naman karelasyon. Diba? Number 2, iparamdam mo na sexy siya. Kung ang lalaki sa buhay mo ay mataba, malaki ang tiyan. Siyempre, mahihiya din yan na magtanggal ng damit sa harap mo. Mai-insecure din yan sa katawan niya at mararamdaman din niya yan kung maiilang ka. Kaya ayan, hindi niya mailalabas yung mga special na technique or moves niya pag nag-aano kayo. Dahil mababa yung self-confidence niya. Kaya para hindi mangyari yan, dapat ipakita mo na para sa mga mata mo ay macho or sexy siya. Na walang problema sa'yo kahit na parang 9 months na buntis na yung tiyan niya. Dahil kung tinanggap mo kung ano yung mga hindi niya gusto sa katawan niya, magkakaroon siya ng confidence sa kanyang sarili. At buhay na buhay yan na kainin at tusukin yung petsay mo. Mas lalo siyang magiging active at magti-tricks-tricks pa yan para lang iparamdam sa'yo na hindi hadlang yung katawan niya para paligayahin ka. Pangatlo, reaction. Gusto ng lalaki na makita yung reaction mo pag inaararo niya yung bukid mo. Para mas lalo siyang ganahan. Hindi yung para kang bato na walang pakiramdam at parang walang pakialam sa mga nangyayari. Dapat ipakita mo na ramdam mo yung pag-araro niya sa lupa mo. Na gustong gusto mo na inaararo ka niya. Kaya kung gusto mong buhay na buhay siya at active na active, mag-react ka sa ginagawa niya. Lagyan mo ng sounds or facial expression. Malakas makapagpataas ng L yan sa mga lalaki. Pero tandaan nyo na hindi nyo kailangang sumigaw. Huwag ka din OA. Dahil mahahalata din niya yan kung peke yan. Kaya dapat kung ano lang yung natural. Number 4, magsuot ng mapangakit. Hindi ko rin alam kung anong dahilan kung bakit mas ginaganahan ang isang lalaki pag nakikita namin kayo na nagsusuot ng mga sexy or kahit yung mga damit na manipis.
yung kita yung shape ng katawan nyo. Hindi ko alam kung bakit mas lalong bumibilis ang tibok ng pipino namin pag nakikita namin kayo na ganyan. Eh, lagi naman kayo nakikita ng mga mister nyo na walang balot. Diba? Lalo na pag nag-aano kayo. Hindi ko rin ma-explain pero laging effective yan. Kung magsusot kayo ng mga damit na sexy. O kaya kahit yung jersey lang. Or kahit na yung damit niya lang na malaki. Tapos yung panloob mo. Malakas makaakit sa lalaki yon. Tapos bagong ligo ka pa. At samahan mo pa ng sweet perfume or cologne. Yung pag naamoy niya ay parang gusto ka na niyang kainin. Sigurado hindi ka magsisisi. At kahit tulog ka na, nakangiti ka pa rin. Number 5. Sorpresa. Sino ba ang may ayaw sa sorpresa? Diba? Lalo na kung ang sorpresa ay yung gustong gusto ng isang lalaki. Kaya subukan mong yayain siya na mag-ano kayo sa oras na hindi niya inaasahan. Halimbawa, nasa bahay lang kayo, tanghaling tapat, mainit, nanonood ng vlog ko. Ang gawin mo, kalabitin mo siya. Hindi niya inaasahan. O kaya, yung nasa isang lugar kayo, halimbawa na lang sa ilog, sa sagingan, sa nyogan, sa manggahan, o kaya sa likod ng bahay ng biyanan mo, tapos sabihin mo, "Be, hanap ka ng pwesto. Gusto kong araruhin mo ko ngayon." Sigurado, abot tenga ang ngiti niyan. At nanginginig-nginig pa yan. Kahit sa sagingan pa yan o sa kawayanan, hahanap yan ng pwesto at babanat yan. Kaya subukan mo siyang sorpresahin sa panahon na hindi niya inaasahan na makaka-score siya. Sigurado, buhay na buhay ang dugo niyan. Number 6. Gawin nyo sa umaga. May napapansin ba kayo sa mga lalaki pagkagising sa umaga? Gising na gising at sobrang tigas ni Junjun. Diba? Marami sa mga lalaki ang active sa umaga. Kaya mapapansin mo madalas, kahit kagigising lang, nakatayo na agad yung mahiwagang sandata niya. Kaya, bakit hindi mo subukan na lambingin siya sa umaga? Para mas gising na gising at marami siyang energy pag aararuhin ka. Diba? Pero, hindi ko sinasabi na porket gawin nyo yung mga tips na yan ay hindi na kayo iiwan. May posibilidad na lokohin ka pa rin yan. Pero bakit yun agad ang iisipin mo? Diba? Bakit hindi mo enjoyin kung ano yung meron kayo ngayon? Dahil hindi natin alam, malay natin na baka dahil sa mga ginagawa mo na yan, ay hindi na siya titingin sa iba. Dahil masaya na siya sa'yo. Diba? Shoutout po muna tayo. Shoutout sa nag-first comment sa last video natin, si Lord Brothers. Shoutout din kay Raymundo Miguel, Rosely Pelez, Flores Ligaya from Damam, Nancy Lazado from US. Shoutout din kay Steffi Gwen, sa partner ni Army, si Bobby Caluyog from Pampanga, Altea Shane at Dominic Robles from Iloilo, at kay Needs Lebres. So yun, maraming salamat po. And sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo sa pinaka-latest na video natin. And sa susunod na video, baka may isama po namin yung mga shoutout nyo. So yun, maraming salamat. And ingat po kayo sa mga kayo na aroon. God bless. Love you all. Peace and goodbye.